Sumain niyo si Yahweh. Pagpalain naman kayo ni Yahweh. Pagpalain naman kayo ni Yahweh. Mukhang natapos na rin sa wakas ang taggutom sa Israel, Nathan. Ay, pero hindi lahat ay ganap ng nakabangon, Boaz. Maraming tao ang tumutungo rito ngayong taon upang mamulot. Biniyayaan tayo ng Diyos na maraming sibada. Hindi ba dapat lang na magbahagi tayo sa iba? Opo. Malapit na rin mahinog ang trigo, kaya hindi magtatagal, aanihin na rin yon. Nathan, alam mo ba kung sinong babaeng yon? Ah, siya po ang Moabitang kasama ni Noemi nang umuwi rito mula sa Moab. Ang alam ko, ang pangalan niya ay Ruth. Siya pala si Ruth. Nathan, hayaan niyo siyang mamulot sa tabi ng mga binikis. Maglaglag na rin kayo ng mga uhay mula sa mga binikis para may mapulot siya. At iyakin mong hindi siya guguluhin ang tauhan ko. Pero napakarami nang namumulot sa bukid. Kaya ano naman ang natatangi sa kanya? Sumunod ka na lang. At huwag na huwag niyo siyang babawalan. Sapat na ang hirap na pinagdaanan niya. Snorkel? Check. Suntan lotion? Check. Malinis na medyas? Mga dalawang pares? Double check. Ang sabi, magiging mainit sa lake this week, so green or blue? Ah, pareho na lang. Ah! Nandiyan ang tito mo! Baka masira ang maleta ko. Wow! Ako lang to. Akala namin ikaw yung tita Isabel ni Chris eh. Yung bisita sa baba? Oo. Ay nako, sobrang weird niya kasi. Oo, ang akala niya, refrigerator ako. Ganon? Medyo weird nga siya. Meron akong ginagawang experiment para hindi kayo mainitan pagpunta natin sa beach ngayong weekend. Subukan mo ang Gizmolicious Ice Scramblicious na mayroong 73 na iba't ibang flavors. Tignan mo na rin kung anong kayang gawin kapag high speed. Kapag high speed! Kapag high speed! High speed. Yan man! Magigit ka sa akin! Naku po, ano yun? Gizmo? Gizmo? Christopher! Pinaginitan na naman ako ng refrigerator mong yan! Hindi nga ako! Refrigerator! Sorry po, Tita Isabel. Aksidente lang po ito. Hindi po kayo sasaktan ni Gizmo. Aww, halika nga rito. Sige, magkita na lang tayo sa weekend, Christopher. Pero huwag mo nang isama yung refrigerator mo. Mom, ano pong ibig sabihin ni Tita Don? Well, may kailangan kasing papinturahan sa bakura niya ang tita mo. Kaya kailangan niya na malakas sa bata tulad mo. Pero ma, pupunta ako sa beach kasama yung pamilya ni Joy. Teka, ngayong weekend na pala yan? Naku, Chris, pasensya na. Nakalimutan Mom, ko. Mom, sinabi niyong pupunta ako kay tita. Pwede bang kayo na lang ni Dad ang tumulong? Pasensya ayaw, na, Chris. Do. Nalito lang ako sa schedule natin. Hindi kita pipilitin. Ikaw ang bahalang magdesisyon. Hindi ako papayag na masayang lang ang weekend ko sa pagpapakahirap para kay Tita Isabel. Naku! Superbook! Naku! Sinayang ko halos buong araw para gumawa ng crushed ice para sa ice crumble! Dadalhin ko kayo para makilala ang isang babaeng isinuko ang lahat para ipakita ang katapatan niya sa kanyang pamilya. Dali! Tago! Giz, alamin mo kung nasang panahon tayo ngayon. Ayon sa geosensors ko, naglanding tayo sa may labas lang ng Bethlehem sa 12th century BC. Nathan, alam mo ba kung nasaan ang Moabitang si Ruth? Hindi na siya kasama ng ibang namumulot. Ipagtatanong-tanong ko po. Giz, ano naman yung namumulot na sinasabi ng lalaki? Sabi sa infoscan files ko, ang mga namumulot ay yung mga mahihirap na taong kumukuha ng tirang-ani mula sa lupa ng isang magbubukid kapag tapos na ang anihan. Kumukuha?
Di ba pag nanakaw na rin ang ginagawa nila? Chris, hinaan mo ang boses mo. Okay, fine. Mabuti pa, umalis na lang tayo dito. Summer break ngayon. At wala akong balak na sayangin to sa pagbubunot ng damo kasama ang mga mahihirap na taong ito. Chris! Bale, hindi ko naman, Mahirap nga kami. Ngunit sinisikap naming buhayin ang aming pamilya. Ako si Ruth. Halika, mamulot na rin kayo. Ruth? Siya ang babaeng hinahanap ng boss kanina! Tita mo, tama nga ako. Sigurado papagalit na siya dahil sa pagnanakaw ng ani. Sige, tingnan mo. Bakit niyong kailangan gawin yan? Si Noemi. Sino si Noemi? May dalawang anak si Noemi. Pinakasalan ko ang isa at si Orpa naman sa isa pa. Ngunit parehong namatay ang dalawa. Kaya si Noemi, na ilang taon pa lamang namamatayan ng asawa, ay nawalan na ng tagapangalaga. Nagpasya siyang bumalik sa tahanan ng kanilang pamilya, sa Bethlehem. Gusto sana namin siyang samahan ng hipag ko pero ayaw niya kaming payagan. Magbalik na kayo sa inyong tahanan at pumisan sa inyong magulang. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang mulit magkaroon ng panibagong tahanan. Umuwi sa kanilang tahanan ng hipag ko, pinili kong sumama kay Noemi. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan. Ang inyong Diyos, ang aking magiging Diyos. Nang pinakasalan ko ang anak ni Noemi, naging pamilya ko na rin siya. Kaya kung nasan siya, nandun din ako. Tama, dapat alagaan na magkakapamilya ang isa't isa. Uh-oh! Mukha yatang nahanap na ni Boss si Ruth. Iisipin niya tinutulungan natin si Ruth na magnako ng sibada. Panginoon. Kapag namumulot ka, huwag ka nang pumunta sa ibang kabukiran. Dumito ka na lang sa bukid ko kasama ng ibang kababaihan. At kapag nauuaw ka, maaari kang uminom ng tubig na inigib nila mula sa balon. Bakit napakabuti po ninyo sa akin? Ako po'y isang dayuhan. Oo, alam ko. At alam ko rin ang lahat ng ginawa mo para sa iyong biyanan simula nang pumanaw ang iyong asawa. Nabalitaan kong iniwan mo ang iyong ama at ina upang manirahan kasama ang mga dayong tulad mo. Pagpalaing kanawa ni Yahweh, Diyos ng Israel, sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop. Pinagaan ninyo ang aking kalooban sa mabuti ninyong pananalita. Tanghalian na. Halika, kumuha ka na ng makakain. Si Boaz ang may-ari ng bukid kung saan ako namulot. Boaz? Kamag-anak na malapit ko ang taong yun. Inasikaso niya kami buong araw. Napakabait po niya. At bukod doon, mapagbigay din. Mapagbigay? Kung totoo nga yun, lutong pagkain na lang sana ang binigay niya sa atin at hindi lang sakap sa pagluluto. Sinabihan pa nga ako ni Boaz na magpatuloy lamang ako mamulot sa kanyang bukirin hanggang sa matapos ng panahon ng anihan. Mabuti. Sundin mo lamang ang sinabi niya, anak. Magiging ligtas ka sa kanya. Merong magandang plano ang Diyos para kay Ruth. Sobrang init ng panahon. Nakakatamad tuloy magtrabaho. Wala ka namang ginawa kundi dumaldal. Hindi ka nakakatulong. Kung gusto mo magpalamig, bakit hindi mo kaya subukang uminom ng Gizmolicious Ice Crambolicious ko? Kayo dyan! Huh? Bakit nandito ka kasama ng mga kababaihan? Bumaba ka nga rito. Tama na po! Tamang-tama lang ang laki niya. Tayo na! Tamang laki para saan? Ano ba? Ibaba niyo nga ako! Kapag sila ang kasama niya, siguradong may matatapos na siyang trabaho. Ako na ang magbabantay sa kanya! Maraming salamat sa pagtulong mo, Joy. Walang anuman. Kami ang dapat magpasalamat dahil pinatulong niyo kami ni Noemi sa inyo. Maliit na bagay lang ang tulungan kayo mamulot dito bilang kapalit. Ice crumble, please. Eto na! Salamat. Ano ba? Ito lang pala ang ginagawa mo buong araw? Nag-joyride ka lang sakay nitong... Kariton! Isa yung makalumang kagamitan!
nawalay sa butil mula sa ipa. Relax lang, Joy. Ginagawa ko lang yung inutos nila sa akin. Ang problema, hindi ka man lang tumutulong. Hi, Joy! Tingnan mo! Gusto mo rin ba ng Gizmolicious Ice Crumble? Hindi mo pa rin ba napapansin, ha, Chris? Ang alin ba? Lahat ng pagsisikap ni Ruth kung gaano niya lang pahalaga ng pamilya niya. Isinuko niya lahat nung pumunta siya rito para magkaroon ng kasama si Noemi. Napakabait nila sa atin, pero hindi ka man lang tumutulong kahit konti. Joy! Ganyan-ganyan ka rin sa Tita Isabel mo. Palagi na lang dapat nauuna si Chris Quantum. Sobrang selfish mo rin talaga minsan! Ano ba? Gizmo, selfish ba ako? Inalok naman natin siya ng ice crumble. Tama. Tapos siya pa tumigil ng magalit. Hindi ako selfish! Hindi naman, di ba? Bukas na ang pinakahuling araw ng pag-aani. Oo nga, at salamat kay Boaz dahil pinayagan niya kayong mamulot sa bukid niya sa buong panahon ng anihan. Ruth, kailangang ihanap kita na magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Asawa? Asawa? Isang asawa? Magpapag-iik si Boaz ng sibada mamayang gabi. Kaya maligo ka. Magpabango ka at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos pumunta ka sa giikan. Ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip sa kanyang paa. Mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa'yo ang nararapat mong gawin. Joy, tingnan mo! Mukha nahanap na yata ni Ruth si Boaz. Tama, at mukha nahanap ko na rin ang the best na lugar para makaidlip ng konti. Gisingin niyo na lang ako kapag may maganda nang nangyari. Ay. Sino ka? Si Ruth po ang inyong lingkod. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. Anong ginagawa niya? Sinusunod lang ni Ruth ang isang matandang tradisyon sa Israel. Kapag ang lalaki ay may gustong pakasalang babae, tinatakpan niya to ng balabal niya para makuha siya bilang asawa. Ibig sabihin, nagpo-propose siya kay Boaz? Oo, mukhang gano'n na nga. Pagpalain ka ni Yahweh. Higit na kagandahang loob ito kaysa sa ginawa mo sa iyong biyenan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa o maaring mayaman o mahirap. Totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo, ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Dito ka muna hanggang madaling araw. Bukas, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Huh? Ibig sabihin, hindi niya siya pakakasalan? Pero sinabi niyang siyang mag-aalaga kay Ruth. Kung hindi, pinangangako ko kay Yahweh ang buhay na Diyos. Nagagampan ng kontong kuling ito. Mabuti pa matulog ka na muna ngayon. Wow! Ang layo nun sa inaasahan kong mangyayari sa kanila. Ano namang masasabi mo, Chris? Ako? Well, sinusunod lang ni Boaz ang kaugalian nila. Kaya kung aalagaan nga si Ruth ng isa pa nilang kamag-anak, edi...
Mukhang hindi na matutuloy na pakasalan ni Boaz si Ruth. Kahit ang dami na niyang tinulong sa kanya. At kung paano niya pahalagahan si Ruth. Joy! Gising na! Aalis na si Ruth! Huh? Chris, bango na! Sundan natin si Ruth! Okay, una na kayo. Susunod na lang ako. Ruth! Anong balita? Nakakasalan mo ba si Boaz? Hindi ko pa masasabi. Maghintay ka, anak. Hanggang sa malaman mo kung anong kalalabasan ng bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggat di niya naaayos ang lahat. Nathan, ikaw na muna magbantay sa bukid. May mahalaga akong kailangang asikasuhin. Opo, Panginoon. Bakit nandito siya? Bakit nandito siya rito? Oo nga, hindi ko rin alam. Mahalaga siguro. Anong meron dito? Tinipon di bawa sa mga nakatatanda, ngunit walang may alam kung bakit. Ngayong nagbalik na si Noemi, buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng ating kamag-anak. Palagay ko dapat mo itong malaman, sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili. Kung gusto mo, bilhin mo na yun ngayon. Bibilhin ko ang bukid. Hindi. Sandali. Kung bibilhin mo ang bukid kay Noemi, kailangan mo rin pakasalan ang kanyang manugang na si Ruth. Kung ganun, hindi ko nagagamitin ang aking karapatan sapagkat manganganib na mamawala ang sarili kong mana. Ikaw na lang ang bumili. Kayo ang saksi kong binili ko kay Noemi ang bukid ng kanyang asawa. Kaugnay nito, magiging asawa ko si Ruth, ang Moabita. Ano yun? Ang ingay na yun ay mula sa pagdiriwang ng kasal ni Ruth. Sila ay mga manggagawa, kanayon at mga kaibigang mahal si Boaz dahil sa kanyang katapatan at kabaitan. Naparito sila upang ipagdiwang ang kasal niya na parang isang malaking pamilya. Lahat ng to.
Medyo malakas ang pakiramdam ko na hindi ka nasasama sa amin sa beach this weekend. Tama. Sa susunod na lang. Dahil may surprise pa kaming kailangan planuhin ni Gizmo. Sandali, saan mo ba ako dadalhin? Huwag na huwag mong susubukang gawan ako ng kalokohan, Tin Man. Malapit na po tayo! Sa wakas, tapos na rin. Christopher, tingnan mo tong robot mo. May balak pa yatang kidnapin ako. Huwag mo nga akong itulak. Wala kang karapatang gawin yan sa akin. Okay na. Tita Isabel, pwede nyo nang tanggalin ang piring nyo. Napakaganda! Nagustuhan niyo po ba? Ginawa niyo ang lahat ng ito para lang sa akin. Naisip namin ni Gizmo na dapat sama-sama tayo ngayong summer vacation. Nag-download din si Giz ng mga old songs na gusto niyo. Naku, hindi ka pala isang refrigerator. Isa kang jukebox na gumagawa ng ice crumble. Tara po, kain na. Sinama na ni Boaz si Ruth sa kanyang tahanan bilang kanyang asawa. Nagsilang ng lalaki si Ruth, pinangalanan nila ang sanggol na Obed. Si Obed naman ang naging ama ni Jesse at kinalaunay lolo ni David na siya hari ng Israel. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.